Ako si Ma'am Mitch at muling nagbabalik ang AP Hub para palawakin pa ang inyong kaalaman ukol sa kahalagahan ng disiplina at kooperasyon sa pagharap sa mga kalabigan. Sa araling ito, ating susuriin naman ang isang GCED team na may kinalaman sa ating paksang arelo. Our GCED highlight for today is all about globalization and social justice. Ang United Nations ay naglabas ng listahan ng mga pangunahing isyong kinakaharap ng daigdig. Ang anim sa pinakamalaking issue na kinakaharap ng daigdig sa kasalukuyang panahon ayon dito ay ang suliranin sa food security, child health and education, need for gender equality, empowerment work in Africa, environmental issues at health issues. Sa ating bansa, malinaw na makikita ang manifestasyon ng ilan sa mga global issues na ito. Una, ang global health issues. Sa kasalukuyang panahon, ating nararanasan ang isang matinding pandemya sa kalusugan ng mamamayan. Matatandaan na unang nakumpirma ang kaso ng COVID-19 sa bansa noong January 30, 2020. Sa araw din na ito ay idiniklara ng World Health Organization bilang Public Health Emergency of International Concern ang COVID-19. Dahil dito, ang ating pamahalaan ay nagtatag ng multi-sectoral response laban sa COVID-19 sa pangunguna ng Interagency Task Force o IATF na pinamumunuan ng Department of Health. Sinimulan nito sa pamamagitan ng pagbubuo ng National Action Plan Against COVID-19 Strategic Framework. Layunin ito na mapigilan ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 at mapagaan ang socio-economic impact nito sa bansa. Nakapaloob dito ang pagsasagawa ng iba't ibang hakbang katulad ng pagpapatupad ng community quarantine sa bansa, pagpapalawak ng mga testing capacity at laboratory sa tulong ng Research Institute for Tropical Medicine, pagsisiguro sa kapasidad ng healthcare system tulad ng pangangasiwa sa mga kaso na kailangan ng isolation, quarantine at hospitalization, at pagbibigay ng tulong pinansyal o social amelioration sa mga mahihirap na pamilya. Bukod sa mga nabanggit, nagsasagawa rin ng mga pananaliksik ukol sa pinagmulan at sintomas ng COVID-19. Contact tracing, infection prevention and control investigations, paglikha ng mga modules at pagpapakalat ng mga impormasyon ukol dito, pagbibigay ng training sa mga health workers, paggamit ng laboratory at therapeutic access, pagkakaroon ng non-pharmaceutical interventions, at pagbibigay ng psychosocial support, logistic support, at sub-national operation support. Bukod dito, humaharap din ang bansa sa iba't ibang environmental issues. Matatandaan mula sa mga nakaraang aralin na ang ating bansa ay nahaharap sa iba't ibang uri ng hazard at kalamidad. Bilang tugon, ang pamahalaan ay bumuo ng National Disaster Risk Reduction and Management Framework. Layunin nito na mapataas ang kamalayan at mapalalim ang pag-unawa ng mga namumuno at mamamayan sa mithiin ng Disaster Management Plan ng bansa. Layunin din itong gabayan ang bansa sa pamamagitan ng paglalahad ng pangkalahatang direksyon at hanay ng mga prioridad sa usapin ng Disaster Management Plan. Sa makatuwid, nagsisilbi itong gabay upang magkaroon ng isang direksyon ang bansa sa pagtugon sa mga inaasahang pinsala dulot ng hazard o kalamidad. Nakapaloob sa planong ito ang pagsasakatuparan ng apat na yugto ng Disaster Risk Reduction and Management Plan na binubuo ng Disaster Prevention and Mitigation, Disaster Preparedness, Disaster Response at Disaster Rehabilitation and Recovery.
ang mga planong binuo ng pamahalaan bilang tugon sa mga isyu na kinakaharap sa kasalukuyan tulad ng National Action Plan Against COVID-19 Strategic Framework at National Disaster Risk Reduction and Management Framework ay magiging matagumpay lamang kung mangingibabaw ang pagkakaroon ng disiplina at kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan at mamamayan. Ang pagkakaroon ng disiplina at kooperasyon ng lahat ng miyembro ng lipunan ay makatutulong upang maayos na maipatupad at maisakatuparan ang mga plano ng bansa na tumutugon sa mga isyung panlipunan. Pinapabilis nito ang pagsasagawa ng mga kinakailangang hakbang sa paghahanda, pagharap at pagtugon sa iba't ibang isyu o suliranin. Higit sa lahat, pinapataas nito ang posibilidad na mabawasan ang pinsalang maaaring idulot ng mga ito sa lipunan at mailigtas ang maraming buhay o lahat ng miyembro nito. Ang magandang resulta ng pagkakaroon ng disiplina at kooperasyon ng mamamayan at pamahalaan sa pagsasakatuparan ng mga plano bilang tugon sa mga isyung panlipunan ay pinatutunayan ng mga komunidad na nagpakita ng wastong pagkilos sa pamamagitan ng pagsunod sa panuntunan ng nakasasakop na awtoridad. Ang Baguio City ang isa sa pinakamasigasig na lungsod sa Pilipinas na nakipagtulungan at nakipag-ugnayan sa World Health Organization sa pagtugon sa COVID-19. Sa katunayan, maituturing na best practice ang contact tracing and management ng kanilang lungsod na nararapat tularan ng iba pang local government units sa Pilipinas ayon sa World Health Organization. Ang mga opisyales ng City Health Service Office at Baguio City Police Office na bumubuo sa contact tracing team ng lungsod ay sumailalim sa pagsasagawa ng cognitive interview sa pangunguna ng kanilang alkalde na si Honorable Benjamin B. Magalong. Nakapaloob sa sistema ng kanilang contact tracing ang pagsasagawa ng health assessment, counseling, at interview sa loob ng 3 oras matapos makumpirma na ang isang tao ay positibo sa COVID-19. Naglaan din sila ng magkahiwalay na pasilidad kung saan nararapat dalhin ang symptomatic at asymptomatic na pasyente. Nagsasagawa sila ng 4-point method sa pagtukoy sa mga taong kinakailangang sumailalim sa swab testing at quarantine. Ito ay ang sumusunod: F0 sa COVID-19 patient, F1 sa direct at close contact ng COVID-19 patient tulad ng mga taong kasama sa bahay, katrabaho, at nakasalamuhan nito. F2, sa general contact o ang mga taong nakasalamuha na maituturing na F1. F3, o ang mga taong nakasalamuha ng mga taong maituturing na F2. Ang sistema binuo ng Baguio City ay nakatulong sa kanilang lungsod upang magkaroon ng epektibong pagtugon sa COVID-19. Ngunit, ito ay naging matagumpay dahil sa pagkakaisa at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mamamayan nito. Ang inisyatibo naman ay pinakita ng buklod tao ng isang civil society organization sa Barangay Banaba, San Mateo Rizal, ang isang halimbawa ng resulta ng disiplina at kooperasyon sa panahon ng kalamidad. Layunin ng samahan na ito na mapalakas ang kapasidad ng mga komunidad sa pagharap sa mga kalamidad. Isinagawa ng buklod tao ang mga inisyatibong tulad ng pagbuo ng Disaster Response Committee, Disaster Counter Plan, at 3 Disaster Management Teams. Isinagawa din nito ang Emergency Rescue and Evacuation Plan. Nagsagawa rin ng pagtalap ng pondo na nagamit sa pagbigay ng mga life jackets, baterya, flashlights, mga tali, megaphones, first aid kits, at mga kagamitan sa pagbuo ng mga rescue boats. Pinangasiwaan din ito ang flood level monitoring
early warning system, evacuation, at relief assistance activities sa nasabing lugar. 2 buwan matapos isagawa ang mga hakbang nito, isang bagyo ang muling tumama sa kanilang komunidad. Sa pangyayaring ito, ay walang naitalang namatay at maraming naisalbang kagamitan ang mga mamamayan. Isa pang halimbawa nito ay ang Barangay Tumana ng isang flood-prone na komunidad sa Marikina City. Nagsimula ang masigasig ni inisyatibo ng local government units at civil society organizations matapos ang pananalanta ng bagyong Ondoy, kung saan ay maraming namatay at nasirang ari-arian at nawalang kabuhayan. Isinagawa ng Barangay Tumana ang sumusunod. Una, pinagtibay ang structural at non-structural ethno-ecological coping mechanisms. Sa structural na aspeto, makikita na marami sa mga nakatira dito ay naglagay ng 2 hanggang 3 palapag sa kanilang tahanan. Siniguro din nila ang matibay na pagkakagawa ng mga kabahayan. Ang non-structural na aspeto naman nito ay makikita sa pagiging alerto ng mga tao at matiyagang pagbabantay sa level ng tubig sa ilog. 3, ang pagsasagawa ng mga trainings ukol sa paghahanda sa pagharap sa mga kalamidad, lalo na sa pagbaha. 4, ang pamamahagi ng mga leaflets na naglalaman ng mga impormasyon sa kung paano maaaring makaligtas sa mga pinsalang maaaring idulot ng mga kalamidad. 5, ang pangangalap ng mga mapagpupunan ng mga pangunahing pangangailangan at mga kagamitan na kinakailangan sa pagharap sa mga kalamidad o resource mobilization. 6, ang pangangasiwa sa emergency planning at flood disaster management activities. 7, ang pag-install ng mga early warnings. 8, ang pamamahagi ng mga educational materials. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin nararanasan ng Barangay Tumana ang pagbaha. Ngunit kung ikukumpara sa mga naunang karanasan, mas mababa na sa ngayon ang kadalasang na itatalang pinsala sa mga kalamidad. Mula sa mga halimbawa na ito, makikita na anumang plano ay mas magkakaroon ng tiyak na tagumpay kung ito ay produkto ng pagtutulungan ng mamamayan, pamahalaan, civil society organizations at pag-ugnayan ng mga bansa sa daigdig. Mahalagang isaisip na ang mga hakbang at pagsisikap na ito ay hindi maituturing na pansariling aksyon lamang para sa ating bansa. Ito ay mayroong tuwirang kaugnayan sa prosesong pangkaunlaran at makapag-aambag sa pagkamit sa Sustainable Development Goals o Global Goals. Makatutulong din ito upang masiguro ang pagkakaroon ng patas at makatarong relasyon sa pagitan ng mamamayan at tipunan, partikular sa aspeto ng kalusugan at well-being ng mga tao. Matitiyak rin ito ang pagtupad ng mga tao sa kanilang mga tungkulin sa lipunan, gayon din ang pagkamit sa kanilang mga karapatan bilang bahagi nito. Sa kabuuan, ang pagpapakita ng disiplina at kooperasyon ay sumasalamin sa pagpapahalaga sa ating sarili, kapwa, bansa at daigdig. Tandaan na ang isang lokal na aksyon ay makakatulong sa pagtugon sa pandaigdigang suliranin. Sa bahaging ito, suriin ang sumusunod na sitwasyon at tukuyin kung ito ay nagpapakita ng disiplina o kooperasyon. Tuwing may pagpupulong sa komunidad, si Arian ay nakikilahok sa paghahanda upang maging ligtas ang kanilang lugar. Sa pag-iral ng Enhanced Community Quarantine sa Metro Manila, nagkasundo ang pamilya panganiban na iwasan ang paglabas kung hindi naman kinakailangan. Ang taong nakikibahagi sa lipunan at may disiplina sa sarili ay inaalam ang hangganan ng kanyang mga ginagawa.
may paggalang sa ibang tao, at kusang loob na isinasagawa ang mga bagay na maituturing na tama, nararapat, at makabubuti sa lahat. Tandaan, maging malat sa lipunan, ang pagbabago ay nasa ating kamay.